Alright mga friend, for today's vlog, meron tayong BBYC binuan dito na kailangan na talaga nating palitan ng LCD. Ayan, tingnan nyo mga friend. Usaw na siyang gumagalaw mga friend. So, napakalaki talaga ng damage ng BBYC binuan na ito mga friend. Ayan. So, kung bago ka pa lang sa ating channel mga friend, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at pinutin na rin ang notification bell para maging updated kayo sa susunod nating mga uploads. Alright, so huwag na nating patagalin mga friend. Let's go! So, tatanggalin na natin itong SIM card muna para matanggal na natin itong back cover mga friend. So, need tayo mga friend ng steel pick. Ayan, so, dito lang natin sungkitin mga friend ha, sa gilid ng dandahan. Ayan. Okay. So, ayan. Ayan. So, as you can see, natanggal na natin ang back cover. Next natin gagawin mga friend ay ang tanggalin itong nakatakip na stainless mga friend. So, gagamit tayo ng maliit na positive screw mga friend. Okay, so next, tanggalin natin ito. Alright. So, tatanggalin natin una mga friend ang connector ng battery. So, tanggalin natin itong battery mga friend. Yan, itong green, hilahin lang natin ito. Okay. Ayan. So, mabilis lang siyang tanggalin mga friend. So, ito yung fixed cable mga friend ng LCD niya. So, tanggalin natin to. Okay, so pagkatapos natin tanggalin itong connector niya dito mga friend, punta tayo dito sa harap at sungkitin natin itong gilid ng LCD mga friend. Ayan. So, kung mahihirapan kayo dito mga friend sa pagtanggal ng LCD niya, pwede natin to initin mga friend para lumambot ang nakadikit na adhesive mga friend. Pwede kayong gumamit ng blower mga friend, yung heat blower or yung hair dryer, pwede na yun mga friend. Ayan. So, in my case, tinatry ko lang mga friend kung kaya ba siyang tanggalin kasi biyak na kasi siya. So, pwede na siyang matanggal mga friend kahit di ko gagamitan ng air blower kasi patapon na kasi itong LCD na to. So, pwedeng sirain na lang natin to. Ganyan lang muna. Ayan, tanggalin natin. Alright. Ayan, nakadikit. Alright, as you can see, natanggal na natin. Pero kailangan pa natin itong linisin mga friend dito banda mga friend ha. Para paglapat ng bago mga friend na LCD, walang maging sagabal mga friend. Right.
Right, so ayan siya mga friend. Talinisan na natin. So, pwede na natin ilapat ang bagong LCD natin. So, ito yung bagong LCD natin. Galing sa online. So, ngayon, maglalagay na tayo ng adhesive mga friend. Ayan. So, ang gamit natin ay T8000. So, depende sa inyo mga friend kung ano ang gagamitin ninyo. Basta yung pandikit lang para sa cellphone. So, magsimula na tayo maglagay mga friend. Alright. So, tapos na tayo. Tapos na tayo maglagay ng glue. So, ilapat na natin itong bagong LCD natin. At tanggalin muna natin itong mga nakadikit. Alright. Sabayin ko. Pasok lang natin sa may butas. And so, ilapat lang natin ng paganyan mga friend. So, ikabit na natin ang kanyang. So, ganyan lang kasimple mga friend. Okay, tapos balit natin itong plastic niya mga friend. Tapos secure lang natin lahat mga friend na wala tayong nakalimutan. At pwede na natin ibalik ang battery. Testing natin mga friend kung gagana ba itong bagong LCD natin. Okay, power on. Alright. So, as you can see, mana naman siya. Ayan. Loading pa. Naninibago ata sa LCD niya mga friend. Ayan. So as you can see, walang problema mga friend. Gumalaw naman yung touch niya. So tara. Patuloy na natin mga friend. Huwag na lang natin yung patayin. Okay, so ibalik na natin ang mga tornilyo na tinatanggal natin. Balik natin mga friend itong back cover niya mga friend. Dahil tapos na tayo. So, bagong LCD na po mga friend ang ating lumang Vivo Y7-1. Alright, so ganun lang kasimple mga friend at kadali gawin mga friend. Sana po ay nakatulong tayo mga friend sa ganitong problema at sana po ay meron kayo nakukuha na kahit kunting idea mga friend. Alright, so kung nakatulong naman ito sa inyo mga friend ang ating vlog, so huwag niyo pong kalimutan na bigyan tayo ng isang like. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe mga friend, please do subscribe at pinutin na rin ang notification bell para magiging updated kayo sa susunod natin mga uploads. Alright, so this is Jimax Events Page 1, The Lazy Vlogger.